vitamin C ho natin, ang tawag sa kanya ay sodium ascorbate. Isang klase ito ng vitamin C na very, very alkaline. Sobrang ganda ng alkaline level ho nito. Ha? Actually, ang alkaline level ho nito nasa mga around 7.4 to 7.5 potential hydrogen. At the same time, meron ho itong tinatawag na time release. Anong ibig sabihin ng time release? Yung time release, hindi kayang gawin niya ng ordinaryong vitamin C. Ang vitamin C po na ascorbic acid, maganda rin yon. Hindi ko naman sinabing pangit yon. Pwede mo rin siyang inumin. Kanya lang, kapag sobra ininom mo, tinatapon mo. Hindi kagaya ng sodium ascorbate. Ang sodium ascorbate, halimbawa, uminom ka ng apat. Ang requirements mo kasi minimum 4. At least every day, 2,000 milligram. Pwede ko bang inumin ng sabay-sabay yon? Okay lang, wala namang problema. Bakit? Alkaline siya. Halimbawa, 500 milligram, inumin ka. I-absorb ng immune system mga 60 to 80 milligram. Eh, nasaan yung sobra? Nasa liver. Pag nangailangan ka ng vitamin C, yung liver mo, unti-unting nagre-release kung ilan ang kailangan mo. Kaya 24 hours kang protected kapag umiinom ka ng Ultima C. Grabe yan. Ang pagpapatunay niyan, meron tayo dito, meron akong papakita sa inyo para lang ho ito sa presentation na purposes. Sa ayaw at sa gusto mo, dumudumi yan. Gumagamit ho tayo ng povidone iodine. Bakit povidone iodine? Isang klase ho ito ng panlinis ng sugat. Okay? Ito ho ginagamit natin sa sugat para hindi ho mabulok yung sugat. Povidone iodine. Okay. Ang karne ho para hindi mabulok, ang isda para hindi mabulok, ginagamitan din ng asin. Tama. Preservative ang tawag doon. Tama? Okay. Yang mga preservative ng karne, preservative ng isda, preservative ng lahat ng kinain mo, nakakain mo rin o hindi? Nakakain. So napupunta yan sa katawan mo. Langgunisa, kain ka ng grabe, mga pagkain na tosino, tapa, kumakain ka ng mga bagay na kung saan. Dumudumi ka. Kaya habang nagkakaedad ka, yung pagdumi mo or yung pagbawel mo, hindi na rin ho ganun. Isang beses na lang. Ang normal, at least dalawa hanggang tatlo. Pero pag isang beses ka lang nadudumi, o kaya isang beses isang linggo, eh nako po, mag-isip ka na. Kailangan mo mag-unloading na. Pag isang beses isang linggo, dumudumi katawan mo sa ganitong paraan. Nakikita dito na ina-absorb ng immune system. Ang sabi natin, uminom daw ng maraming tubig, which is okay yon. Kasi ang tubig nakakatulong din naman. Malaking bagay. Pero pag nag-a-alkalinize ka, ha? Titignan nyo, ha? Tignan nyo kung paano nagre-react, nag-a-absorb. Tignan nyo, oh. Unti-unti. Kaya huwag kayong magtaka pag uminom kayo ng Ultima C, bigla kayo minsan masisipunin ka. Minsan, pag uminom ka ng Ultima C, kung minsan, madudumi ka. Pag nag-ultimacy ka, pag naubo ka ng kaunti, may kasamang plema. Kasi bakit? Ina-absorb niya ho unti-unti. At kung makikita niyo ho, pag nag-absorb ng dumi yan, pag nag-absorb ng dumi ho yan, walang mga buffer o pillar na natitira even kahit tignan niyo ho sa ilalim. Kaya 24 hour ho kayong protected. At eto pa, take note of this, eto yung pinaka-major. Ultimacy is the driver of the nutrients. What do I mean about driver of the nutrients? Mas nagiging effective ang lahat ng nutrients sa loob ng katawan mo kapag may existing vitamin C ka. At kahit paminsan-minsan nakakakain ka ng mga pagkain bawal, hindi na ho tumatalab, mabilis na i-expel. Pinapalakpakan ho yan. Kailangan mo o hindi? Kailangan! Ayan yun.